lalo na sa mga katulad po na fan ng mga bungalow houses. There ang feature property natin for today is a 3-bedroom modern Asian-inspired bungalow residential here in Angeles City. This is your host, Anna, and we are Blueprint Properties Pampanga for another house tour. Before we begin, please don't forget to click like, subscribe, and hit the notification bell to get more updates. Okay, so start natin dito sa ating mini garden. Yeah. This is our mini garden and meron tong daan going to our pool area. Pero syempre, hindi ko papakita yun ngayon. Just a, siguro a sneak preview lang. Sige, architect. Ayan, kasama ko na naman si architect. Okay. At ito ang ating porch. Can you see how wide our porch is? That's one, two steps. It's still elevated. Ayan, diba? Ang wide niya. Ilang steps to? There are a few steps dito sa porch natin. We have our plant box. And then, sige, umpisa na natin dito sa labas na lang muna. We also have plant box here. This is our landscape garden. Ito ang ating porch, ang walkway natin. Going to our way. Kita muna natin yung ating mga accent dito. We have our wood accent and of course, our stone. These are tiles, pero yung design nila, stone sila. So, may contrast sila ng colors nila, diba? This is our walkway going to our two-car carport. And this is our automatic gate. Guys, wala lang sa akin yung remote katulad ng nabanggit ko kanina. But yeah, automatic yan. And this is a two-car carport, still spacious for two vehicles, kahit na van pa yan. Ito naman, this is our laundry area. Okay, wala pa tayong masyadong lights because yung property natin is 85% finished. So, marami pa tayong mga inaayos, may mga faucets pa na kailangan ilagay. Just like this one. This is our laundry area, so good for two washing machines. Mayroon tayong mga Duco finish cabinets. Yan, for your detergent. Tapos may mga space pa dito. Diba? If you want to put your clothes here, yan, nasa sayo. Or anything that you need when you're doing your laundry. Babalik tayo doon. Okay. Alam mo, gustong-gusto ko yung mga bungalow houses kasi hindi siya masyadong mahirap linisan. Ito, oops, tara muna natin. Ito yung ating back door, service door. Kung halimbawa magpa-park ka, tapos may mga bisita, this door goes to our bedrooms. Bedroom CR. So, hindi ka makikita pag pumasok ka. Privacy pa. Alright, pasok na tayo. Ganda ng garden natin. Tignan mo, oh, may mga plants na tayo. Meron tayong mga wall lamps. At kung titignan mo yung ating sa canopy architect, yes daw, nag-yes si architect, na meron mga pin lights. Tapos may CCTV camera tayo doon. Ayan, diba? Oops! This property is furnished at hindi namin yung namin. Hindi ko yung na-mention kanina sa intro. Also, meron tayong swimming pool. So, pasok na tayo. And this is our living area. As you can see from our living area, you have a view sa ating pool area. This is your TV rock. May storage siya dyan. Yung TV rock mo, meron kang LED strip just for aesthetic. May design. Meron tayong fluted panels here just for, you know, for accent. At
furnish nga ang ating property. Meron na tayong set. And also, from your living area, you have a view of your swimming pool. So, makikita mo yung window natin, super wide siya. You also have an option. If gusto mo siyang nakasara, of course, whatever you see doing our haster is included, katulad ng mga aircon natin, so included yan. If you want to turn it off, gusto mo lang ng air lang, just, you know, open this, meron siyang screen para pumasok lang yung air natin. And of course, hindi ko pwedeng hindi i-mention ang ating clerestory windows. Ayan, paborito ko to sa mga properties natin. It gives natural lights during the day para hindi ka na kailangan magbukas ng ilaw. Tapos kung mapapansin mo, mas maganda pang tignan yung property dahil, you know, natural light yung meron tayo during the day. Ayan. Okay, and a few steps from our living area is our dining area. Tignan mo yung transition ng wall accent natin. Diba? Feel na feel mo nag-change ka ng location sa bahay. Alright? So, this is part of, you know, transition or yung partition ng mga properties. Lalo na pag bungalow, hindi ka naman basta-basta makapaglagay ng mga partition dyan. There's an accent. Katulad nito, ang accent natin is yung ating fluted panels wall accent. Yan. Para ma-feel mo na nag-change ka from your living area to your dining area. It's still different. This is an 8-seater dining set. Wow, this is a solid wood. And this is custom-made for the property. So nice, diba? Okay, before ko pakita sa inyo yung pool, lipat muna tayo sa ating formal kitchen. Okay, at dito naman ang transition natin, kung kanina wall, ang floor naman ang ating transition. As you can see, magpapalit tayo ng tiles going to our formal kitchen. There you go. This is our kitchen island and breakfast nook with white quartz countertop. Ang ganda naman itong white quartz countertop na ito. At sobrang spacious nito at sobrang laki, I mean, ng ating kitchen island breakfast. 4 stools kasha dyan, tapos maluwang pa. Very nice. These are modular cabinets. So as you can see, sobrang slick ng mga ano, ng pagkakagawa nila. Provision for your microwave. You have your task light. Of course, you have your cabinet na soft close, of course. Ayan. And then here, meron na kayong cutlery drawer. You can put your spoon, your knives, and all. Siyempre, soft-close din siya. Oh, ha? Dito rin, makikita nyo ang inyong dish or stainless dish rock sa cabinet. Wow. So, lagay nyo na lang dyan. Dali nyo na lang yung oops, soft-close. Dali nyo na lang yung mga ano nyo, gamit nyo. Lipat na kayo dito. Go na yan. Our double bowl stainless sink. Ayan, and this is facing your garden kanina. So, napaka-refreshing habang naghuhugas ka ng pinggan. Still white quartz countertop. And also, ang ating splashboard, hindi to tiles, guys. These are white quartz din. So, napaka-pino. At madali yung linisan. Guys, meron tayong cooktop and range hood dito. Kasama yon. Wala pa lang, hindi pa lang nailagay. But that is included. Okay? Sobrang dami yung storage dito. Oh, hindi kasama yung ako. Okay, this is our hallway going to our bedrooms. No? Bungalow to. So, bungalow to kaya wala lang second floor. So, lahat ng rooms natin nandito sa ating ground floor. This is your provision for your refrigerator. Diba? Napaka-spacious niya, oh. Pwede yung malaking ref. Oh, ha? Diba? Okay. Favorite ka to. Yung LED strip natin dito. Meron siyang effect that gives, you know, emphasis on the height. Kasi high ceiling tayo, guys. So, ma-emphasize yung pag-high ceiling ng ating property. And of course, yung scent natin sa ating ceiling. The first room is our dirty kitchen. We still have our dirty kitchen. And it looks so nice.
Kasi tignan mo naman siya. Diba? Para naman hindi siyang dirty kitchen. This is a service kitchen and these are included as well. Kasama pa rin yan. So, this is white quartz countertop. Tapos, meron tayong stainless steel pa rin na double bowl sink. You have your cabinets, but these are duco finish naman. Doon yung sa labas kasi modular yung mga yun. Okay, pwede mo itong isara kung gusto mong isara at pwede rin naman siyang naka-open. Ayan, para nakikita mo yung nasa labas. Grabe. May mga finishing pa dito. So, paints, ayan, inaayos pa, lights, some parts of the cabinet still inaayos pa. This is your pantry. Wow, lagay mo na lahat ng gusto mong ilagay dito. Here, you can put your pantry. Or your pantry, you can put your food, your stocks there. This is your pantry. Okay, next to our dirty kitchen is our, this is actually storage. So, hindi pa siya tapos, pero pinapakita ko siya kasi, diba, yung space na to, very important. Pag nakita mo, pwede mong lagyan ng linens, you can put your brooms, your mop, tapos nakasara to. So, ayan, very useful. And this is our bathroom. Ang ganda naman ng bathroom natin. Sobrang spacious. And look at that! Okay, yung sink natin this time is a undermount lavatory sink. So, mas komportable kang gumalaw when you do your makeup and all kasi hindi siya vessel type. And ang laki ng ating medicine cabinet. Diba? Okay, this wood accent, you can put anything para magkaroon ng contrast sa ating bedroom. You can put your plants, magazine, pwede rin dyan. O kaya yung put your speakers. Pag gusto mo ng speakers dito, pwede. Of course, every bidet. And then your tempered glass partition. Ayan. This is your stainless shower set. Tapos you have your niche here. Pansinin nyo yung niche na to. Sagad siya. So marami kang malalagay. Some niche kasi ng mga bathroom. Sobrang liit lang. Alam mo yung parang sobrang liit lang ng portion for your shampoo. Pero ito kasi mas pantay siyang tignan, di ba? Also, ang contrast ng colors natin, we have brown, white. Ayan, ganda nito. Brick style. And ayan, this is gray. Tapos ang ating, of course, ang ating floor, hindi siya slippery, but wood siya. Zen. Napaka-zen naman itong ating bathroom. We have our pin light and our cove light. May cove light tayo sa ating bathroom. Super nice. At, diba, here, meron tayong clerestory. Ay, hindi ito clerestory window, but still it gives, natural light. Hindi siya clerestory window, it's a window. Okay? So, pag halimbawa umaga, pwede mong patayin yung ilaw. Kahit hindi ka mag-ilaw, makikita mo sa loob. Diba? Tipid pa sa kuryente. Okay. Next to our CR, ito yung door natin kaninang, first part ng ating video. Saran! Diba? Pag nag-park ka, pasok ka dito, diretso ka na sa mga rooms. Next to our service / back door, pero wait. Parang pwede ka magpanlagay ng painting dito, Pictures, portrait, pwede ka maglagay dito. Tapos here, you can put, since dito papasok ka, pwede ka maglagay ng mga shoe rack dyan, pwede. Or yung storage doon, instead of making it storage ng linen or anything, pwede mo siyang gawing shoe storage. Diba? Suggestion lang. Okay, back to our bedroom number one. Okay. Bedroom number one. Sinadya kong hindi sindihan ng ilaw because I want you to appreciate our clerestory window. Ito yung clerestory window natin kanina sa parking. Ayan, tignan mo naman. It's, actually, ang time natin ngayon is going 5 o'clock, so medyo pasilim na, but still, ang liwanag pa rin sa room mo. You don't have to turn on your lights when you have your clerestory window kasi natural lights pa rin yung pumapasok, diba? But still, if you want to turn it on, pwede naman. And you can appreciate your architectural lighting. You have your pin light, your cove light,
na nandyan to set your mood, you know, depending on kung gusto mo cove lights lang, cove light, gusto mo pin light lang. Okay. Blinds are included, tapos sobrang wide ng window. Tingnan mo. Itong daan na to, this is going to the laundry area. Pero hindi mainit sa room na to, kahit na buksan mo to. Kasi sobrang wide ng window natin. Look at our wall accent dito. Painted siya sa tabi naman ni architect. Pakita na lang natin sa mga montage. But if you wanna show architect, pwede rin. Oops, wait! Look at the cabinet. That is included. However, wala pa yung ating mirror. Guys, full body mirror yung ano yan, yung door niya. Pero hindi pa siya nailalagay. But we'll show you some clips. Hopefully, before natin ma-edit to, meron na tayong clips ng ating sliding door. Mirror. Full body mirror na door. There you go. At sa tapat naman ng inyong bed, dito, kaliit ako dito. Shadan! Ito. This is cement finish. Cement finish siya, but cement finish siya, pero hindi siya, ano, cement color. Cement finish siya, hindi siya cement color. Hindi siya dark color, so white pa rin siya. So, malinis pa rin siyang tingnan. Kahit na cement finish. Actually, accent naman siya talaga eh. Can you see that? Very nice. Okay. Ito yung sinasabi ko kanina. So, meron tayo dito full body mirror na sliding door for this cabinet. Okay? Let's go sa ating bedroom number 2. Okay. So, ito yung ating bedroom 2. Oh, okay. So, bedroom number 2 ay bigger than ating bedroom number 1, pero ang window niya sobrang wide pa rin katulad niya. Ayan. Yung iba effect lang yung blinds nila, pero ito, oh, wide talaga yung window. Tapos, if you want to turn off the aircon, do kasama ang aircon, just, you know, ganito lang, half lang, and then meron siyang screen. Yan, press ko pa rin siya. This is your headboard. Ay, ang ganda ng headboard. Parang ano, royal yung dating. Meron tayong accent wall dito. This is a fluted wood panel. Tapos, of course, yung ating painted wall. Contrast niya yung sa kabila. Cement finish naman siya dun sa kabila. We also have our side tables na nagko-complement sa color ng ating room. Ano naman ito? Pwede, wayang. You can put your shoes there, your phone. You can put a side lamp dito. Pwede. Okay, ito yung sinasabi ko na cement finish wall accent. Ganda nito, architect. Provision for your flat screen TV, 'di ba? Tapos dun sa taas, yan, hindi pa lang na ilalagay. Meron tayong mga spotlights diyan, 'di ba? Katulad na sinabi namin before, there is also, you know, yung architectural lighting natin. May function 'yan, hindi lang 'yan for aesthetic, but also that would emphasize yung TV or anything that you will put here. You know, anything that you will put here, i-emphasize ng ating spotlights. Pero wala pa siya. Pero, darating din yan. Okay, dito banda, ito ang ating built-in cabinet. O yung ano natin, yung side table natin, dalawa siya. This is our built-in cabinet. Tapos meron tong cover, may door siya. It is a full-body sliding door. Ayan, ay, yung ganda nun. Na-imagine ko na kung ano itsura niya. Ito yung mga drawers natin. Ayan. Ito, drawer din to. See? So, you can put your lamp here. Ayan. Okay, this is bedroom number 2. And, let's go sa ating master's bedroom. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating master's bedroom. And then, hindi pa natin nakikita yung ating pool area. So, diretso tayo sa pool area after our master's bedroom. This is our master's bedroom. Sa dano, di ba? Ang laki lang. Ang laki! Sobrang spacious naman nito. See? Ang ganda. Di pa titapos. Lalagyan pa tayo ng mga fluted panels dito. Okay. Oh, okay. Yung palang ating master's bedroom ay may view sa ating pool area doon. Ay, ang ganda naman. Ang spacious pa dito sa part na to. Pwede ka maglagay ng chair. You know, like, tapos dito, ito yung ating CCTV control area. Okay, wala pa lang yung mga monitor natin, pero nandiyan yung mga cables natin. So, ayan. Iaayos natin yung... if I'm not mistaken, naka-bracket siya para makasave sa space. Ito yung mga storage natin. Ayan. Meron pa ba tayong ilalagyan ng mga lights dito? Ayun, spotlight, of course. Kung meron kang TV rack dito, the spotlight doon sa taas, tapos meron kang
center light dyan, hindi pa lang nailalagay. The spotlight, of course, will give emphasis dito sa ating TV rock. Pwede ka malagay ng plants dyan. Of course, yung TV mo, you know, put speaker. That is so perfect. Ayan, so pagpasok mo sa door, sa taas, you can see merong pathway. Yung pathway mo, going to your walk-in closet, may ilaw. Nakangapin lights. Ang ganda! Okay, this is your walk-in closet. Meron din tong cover sa ating, ito, this side, wala to. So you have your drawers here. Ang ganda naman ito. Tapos adjustable yan, adjustable ito. Adjustable yung height niyan kung paano mo siya gusto. Ito yung sinasabi ko na may cover. You know, full body sliding door din na mirror. And this is your master's bathroom. Katulad ng bathroom natin sa labas. But the color is different. Mas lighter siya. Still, you have your undermount lavatory sink. Meron kang ganda nito. Medicine cabinet. Tapos yung wood accent mo dyan to put your plants, your speaker, whatever you want para sa yung CR. Magazine, pwedeng-pwede. Books can be also. This is your tempered glass partition, your stainless shower set. Of course, that's adjustable. Ito yung ating wall tiles. Wood design. Meron tayong parang pa-brick design dito. Tapos ito naman, ang ganda ng tiles natin kasi hindi sila yung namumuti. Diba? Pag nagsha-shower ka, tapos mainit ang steam, hindi mamumuti yung ating mga tiles. Wood din yung ating flooring. Nice! This is your niche. Tapos mapapansin mo yung kapal ng niche natin. Sa mga iba kasi, just for the sake na magkaroon ng yung papasok, this one kasi talaga makaka-hold siya ng bottle of shampoo, ng soap. Hindi siya basta-basta mahuhulog. Cool! Okay, this is our master's bathroom. And, okay, finally, dun na tayo sa ating pool area. Finally, let's go sa ating pool area. Pero hindi ko pwede hindi i-mention ang ating hallway. Ayan, na merong spotlights. At ang ating LED strip dito na nagbibigay emphasis kung gaano kahay ang ating ceiling. And of course, ang view ng ating property or ng view ng ating living area. Kitchen at dining area na parang, you know, hotel. Ganda na, parang nasa magazine. Okay, this is your lanai. Ang luwang naman ng lanai, pwede ka maglagay ng table pag naman may party ka. Diba? Okay, itong window na to, this is our pool area pero mamaya na tayo banda dyan. Ito yung window kanina sa master's bedroom kung saan may view ka. View ka sa yung pool area. This is your shower area pero wala pa yung shower. So, i-install din yan. Pero ang luwang ng shower area, tingnan mo naman. This is your, okay. Mind you guys, this is a full bathroom. Diba? Meron ka ng shower area dito, may shower area ka dyan. Wala pala yung mirror natin dito at yung sink, but, yan. So may niche ka pa rin. At hindi lang siya basta-basta bathroom. Diba? Meron siyang wood accent. This is so nice, Orchid. Ayan. From where I'm standing at right now, this will give you a better view kung gaano kalaki yung pool natin. Kids can do lapses, tas mas maraming adults ang pwedeng magstay. Makakapag-swim pa sila, hindi lang. They don't just dip, you know. Swimming pool talaga siya. Diba? Mas malaki siyang tignan kung saan ako nakatayo. Hindi pa maglagay ng plants yan, hindi pa lang kasi tapos. Also, may mga waterfalls ang ating swimming pool. Hindi lang naka-program or hindi lang naka-set. Alright, so there you have it, ladies and gentlemen. At pasok na tayo para sa ating break. Let's go! We are back for our recap again. This is a 3-bedroom, modern Asian-inspired bungalow, brand new residential here in Angeles City. Everything you see during our house tour is included because this property is furnished and yes, meron siyang swimming pool. To those who are interested, please don't hesitate to contact us. We are in partnership with RNW Realty. You can catch us on their website and that is www.rnwrealty.com, their Facebook page RNW Realty, Instagram account RNW Realty, and we also have our Facebook page, Blueprint Properties Pampanga. You can also follow us on TikTok, BP Pampanga, and kung hindi ka pa naka-subscribe, now is the time, just hit like,
subscribe, and hit the notification bell to get more updates on our videos. This is your host, Anna, and we are Blueprint Properties Pampanga, where your house meets.